Beth, and welcome to my channel. So, kung nagtataka kayo, ba't ganito yung itsura ko? Kasi hindi pa ako naliligo. And, may gagamitin kasi akong hair product. So, isasabay ko na siya sa pagligo. Ayan, kasi feeling ko kailangan nang i-maintain ng buhok ko. Never kasi ako nagpa-reband. Yung ginagawa ko lang sa buhok ko is na nagpapa-Brazilian blow dry lang ako. Kasi yun, pwedeng isabay yung kulay. Pag kasing riband, hindi pwedeng kulayan muna tapos i-riband, masisira yung buhok mo. So, at saka hindi naman ganun ka-curl yung buhok ko para i-riband. Wavy lang siya, kaya carry na dun sa Brazilian blow dry. Sabi sa akin sa salon, once a month, kailangan ko siyang i-keratin or i-hot oil. I-maintain ko lang daw siya sa ganun. Para ma-maintain lang yung lambot niya at saka hindi bumalik yung pagka-wavy niya. Naghanap ako sa department store kung ano pwede kong gamitin and nakita ko to. Yung Bremod Performance Keratin Perm Repair Hair Mask. Ayan. Nabili ko to sa Watson for 169 pesos lang. So, itatry natin siya ngayon. Tignan natin kung maganda siya. And kung maganda siya, ito na lang lagi yung gagamitin ko para less gastos na rin. Hindi na ako babalik sa salon. And magde-DIY na lang ako lagi. For use, start with clean and wet hair. Put on a protective towel and make sure to comb out any hair tangles. Apply the mask onto your hair if you have fine or oily hair. Only apply the mask to the body of your hair and not to the roots or scalp. For thicker or dry hair, you can apply all over. Try natin siya. Sabi dito, babasain muna daw yung hair. Ayan, so nagawa na natin yung step 1. Start with the clean and wet hair na wet na rin natin kasi naligo na ako. Sinabay ko na sa pagligo. And ayan, suklayan lang daw hanggang mawala yung tangle ng buhok. Ayan. Dito ako nagkakaproblema kasi dapat babasain mo siya na shampoo lang yung ginamit mo. Eh, pag shampoo lang yung ginagamit ko, ayan, matigas yung buhok ko. Kahit nasusuklayan na natin siya, ramdam ko pa rin yung pagkabuhol-buhol ng buhok ko. So, yan. I-apply na natin itong product, yung Bremod. Step 2, apply the mask onto your hair. If you have fine or oily hair, only apply the mask to the body of your hair and not to the roots or scalp. For thicker or dry hair, you can apply all over. Ako kasi oily hair ako, kaya hindi ko siya papaabutin hanggang dito sa scalp ko. Kasi alam ko, pag ganon, dun ka magkakaroon ng, ano, ng mga dandruff. Dadami lang yung dandruff mo, kaya dito lang yung sa akin, sa body lang. Ang bango niya, may conditioner lang. So, sana tama yung ginagawa ko. Once na umayos yung buhok ko, malaki yung matitipid ko. Sana maging successful yung kakalabasan nito. Super thick yung consistency niya. Yan. Yan na. Oops. Ayan, palagay ko, nalagyan na lahat ng buhok ko. Next step is wrap your hair with a clean towel. Let hair set for 2 minutes. So, hahayaan muna natin yung product sa buhok natin for 2 minutes and babalik ako after 2 minutes. A few moments later. So, ayan guys, 2 minutes na. Baka mas mahaba pa nga sa 2 minutes yon. So, sabi dito, step 3 is use a hair dryer on a low setting and let the hair set for 2 minutes. So, ito, may blower na ako dito.
nirede ko na kanina and papatuyuin na natin siya. I-set ko lang daw sa low setting. So, ayan guys, tuyo na siya. And ang dami kong sumabit na hair fall sa aking kamay. Yan. Para may sakit na ako. Aww. Comment down below guys kung ma-hair fall din ba kayo. Parang parlor na tong sa baba ko. Puro hair na lang. So, ayan. Napapansin ko, parang tuyo na siya. Pero yung look niya parang oily-oily. Yung ganyan. Feeling ko ito yung gamot. Manda naman siya, pero... Kasi meron pa siyang final step, yung rinse hair with cold water. So, bago po siya i-rinse, gusto ko sana siyang planchahin. Pero walang nakalagay sa direction na pa-planch. Kailangan siyang planchahin. Kaya lang, pag nagpapakeratin blow dry kasi ako, same lang yung step. Kaya lang, after nilang i-blow dry, pinaplancha na nila. Kaya gusto ko sana siyang planchahin. And... Na-ready ko na yung plancha ko. Andito na siya sa tabi ko. Kaya lang nagdadalawang isip pa sana ako. Baka masira siya. Sa bagay, dalawa lang yung kalalabasan niya. It's either na masira siya or sobrang ganda niya. And paplanchahin na natin siya. Baka mas lalong gaganda. Hindi ko nasira siya, magpapagupit na lang ako. Short hair. Pag tinitreatment mo, tapos paplanchahin mo, dapat super, super, super duper... thin hair para ma-make sure na ma-plancha lahat. Yeah. Good luck. Dinagdagan na naman natin yung procedure na wala sa direction. Kakatapos ko siyang patuyuin and planchahin. So, yung final step niya, rinse hair with cold water. Cold water seals hair cuticles and make hair shiny. Okay guys, so yung final step is i-rinse mo na siya ng cold water para mag-close na yung kung ano man yung naka-open sa scalp mo. So, babalik ako after kung hugasan ng cold water yung hair ko. 20 minutes later... Ayan guys, final step done. Ito na yung moment of truth. Dito na natin makikita kung effective talaga tong Bremod na to. So, papatuyuin ko lang siya para makita na natin yung totoong resulta. Later. Hi guys! So, ayan. Tapos na. And masaya naman ako sa resulta kasi feeling ko ito na lang yung magiging hair treatment ko. Kasi ayan, no. Nawala yung tangles. Tapos yung pinakadulo ng hair ko, yan. Hindi mo na makikita. Dati kasi pag ginanon mo, parang mga split ends yung nasa dulo. Ngayon, ayan, no. Ala na siya masyado. Tapos, pag ginaganon mo siya sa finger mo, ayan, parang sobrang nipis lang niya and parang gumaan yung buhok ko. So, nagustuhan ko siya. Parang galing din akong salon. Super, nagustuhan ko yung resulta niya. So, papakita ko siyang malapitan.
and nawala yung pagka-wavy-wavy ng buhok ko. So, sa mga namumroblema sa mga buhok nila and kailangan nila ng mabilisang treatment, I highly recommend this one, Bremode Keratin Perm Repair Hair Mask. Pero disclaimer lang, hindi tayo pare-parehas ng buhok. Baka maganda yung epekto niya sa akin. Sa iba naman, hindi. Although, sensitive hair na ako, pero maganda pa rin yung resulta niya. So, try it at your own risk. So, ayan. Sana may natutunan kayo sa video na to. Try nyo na to for only 169 pesos. Okay guys, that's it for my today's video and see you on my next vlog. Bye!